Malaking bahagi ng ating mundo ay tubig. Kinataya na nasa 80% ng karagatan ang hindi pa na-explore ng tao. Napakalaking bahagi nito kaya hindi natin masasabi kung ano-ano pang nilalang ang hindi pa nadidiskubre ng mga tao sa kailalima ng ating karagatan. Ngunit paano kung isang nilalang sa dagat ang magkaroon sa iyo ng galit? Paano kung may nagawa ka ritong hindi nito nagustuhan? Ano ang kaya mong gawin upang protektahan ang mga mahal mo sa buhay mula sa hagupit ng puot ng nilalang na ito? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na bukod sa mga tao at mga hayop ay meron pang ibang nilalang ang naninirahan sa ating mundo. Sila yung mga nilalang na naninirahan sa mga lugar na hindi natin naaabot. Isa ako sa mga taong natutuwa kapag meron kang ina-upload tungkol sa katatakutan at kababalaghan. Bagaman at hindi ko personal na karanasan ang aking ibabahagi ay masasabi ko, nagbigay ng takot ang kwentong ito na mula pa sa aking lola. Ako nga pala si JR, 30 years old at isang seafarer. Bata pa lamang ako ay mahilig na po ako sa dagat kaya pangarap ko na dati pa ang makapagtrabaho sa barko. Meron kasi kaming inuuwian na probinsya na merong magandang dagat at malawak na dalampasigan. Kapag bakasyon na mula sa school ay excited na ako kasi alam ko na nauuwi kami ng probinsya at 2 buwan din akong mananatili doon. Kapag nandun ako ay palagi akong nasa dalampasigan o kaya ay naliligo sa dagat. Wala akong pakialam kung masunog ako ng araw. Nasa probinsyang yon ang aking lolo at lola. Marami silang kwento sa akin lalo na si Lola Maria. Kagaya ng mga karanasan nila noong bata pa sila. Pero ang pinaka gusto kong ikinikwento sa akin ni Lola Maria ay yung mga tungkol sa aswang, tiktik, kapre, duwende at kung ano-ano pang nakakatakot na nilalang. Minsan ay naitanong ko sa kanya kung meron bang sirena sa dagat noon. Ang sagot niya ay meron pero matagal na raw na hindi nagpapakita ang sirenang yon. Akala ko ay nagbibiro lang si Lola dahil nakatawa siya nang sabihin niya yon sa akin. Kaya hindi na ako nag-usisa pa tungkol sa sirena. Natatandaan ko na 3rd year high school ako na makakuha ng atensyon ko ang kwento ng sirena sa lugar na yon, Papa Dudut. Nakita ko si Lolo Eman na may hinahanap sa bodega. Nang tanungin ko ay sinabi niya na mga papeles lang. Nakihanap na rin ako pero ang ending ay hindi ako nakatulong sa hinahanap niya dahil nawili ako sa pagtingin ng mga pictures sa isang lumang photo album. Meron akong nakitang family picture ni na Lola. Sa pagkakaalam ko kasi ay 4 ang anak nila kasama na ang nanay ko. Pero sa nakita kong family picture ay 5 bata ang naroon. Tinanong ko kay Lolo kung sino yung isang babae na katabi niya sa picture. Siya kasi ang hindi ko kilala. Puro lalaki kasi ang mga kapatid ni Mama at siya ang bunso kaya sigurado ako na siya yung baby na karga ni Lola sa picture. Ah, ang Tita Rosalyn mo yan, sagot ni Lolo Eman. Eh nasa na po siya lo? Curious kong tanong. Doon ka na muna kay Lola mo magtanong at marami pa akong gagawin pagtataboy niya sa akin. Hindi ko alam pero parang may kung ano kay Tita Rosalyn na hindi ko malaman kung ano para mag-curious ako kung nasaan na siya. Lumaki kasi ako na 3 lalaki ang kapatid ng mama ko at kahit kailan ay hindi nabanggit sa akin ni mama na meron pala siyang isang kapatid na babae na siyang totoong panganay. Pumunta ako kay Lola Maria pero dahil sa nagsisiesta siya ay hindi ko kaagad na itanong sa kanya ang tungkol kay Tita Rosalyn. Gabi na nang nagkaroon ako ng chance na magtanong sa kanya. Pumunta siya sa kwarto ko sa bahay nila para bigyan ako ng bagong kumot.
Hindi ko na nga sinayang ang pagkakataon na yon para magtanong kay Lola. Napansin ko ang paglungkot ng mukha niya nang banggitin ko ang pangalan ni Tita Rosaline. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung lumang family picture sa bodega. Nang gabing yon ay kinuwento sa akin ni Lola Maria kung sino ba si Tita Rosaline. Kagaya ng sinabi ni Lola ay panganay nga nila itong anak. Aniya, matagal ng panahon na patay na ang anak nila na yon. May kinalaman daw sa sirena na naninirahan sa dagat na malapit sa bahay nila ang pagkamatay ni Tita Rosaline. Sa pagkasabi niya ng salitang sirena ay nakuha na kaagad noon ang aking atensyon na makinig sa kwento ni Lola Maria. Maagang nag-asawa si Tita Rosaline Papa Dudut. Ayon kay Lola ay 17 years old ito nang mabuntis sa una nitong anak. Hindi agad kinasal si Tita Rosaline sa boyfriend nito na si Donito dahil sakapo sila sa pera ng panahon na yon. Nanirahan sina Tita at Donito sa isang kubo malapit sa dagat. Mangingisda ang trabaho ni Donito habang si Tita Rosaline ay gumagawa ng daing na isda. Sobrang sagana sa mga isda ang dagat noon. At kung masipag ka raw na mangisda ay hindi ka magugutom. Masipag na lalaki si Donito at halos gabi-gabi itong pumapalaot gamit ang bangka para manghuli ng isda. Ang sabi ni Lola Maria ay nakita ng isang sirena si Donito at nagkagusto ang sirenang yon kay Donito. Kaya naman palaging maraming huling isda si Donito dahil natutuwa rito ang sirena. Isang araw ay labis ang pag-aalala ni Tita Rosaline dahil hindi nakauwi mula sa dagat si Donito. Pinaghanap ito pero tanging ang bangka lamang nito ang natagpuan. Dalawang gabi nang nawala si Donito. Nagulat na lamang ang lahat nang makita ito isang gabi na naglalakad sa dalampasigan. Nakatulala ito at wala sa kanyang sarili. Uhaw na uhaw ito at basang-basa ang buong katawan. Agad itong dinala sa ospital pero wala namang nakitang kakaiba kay Donito. Pagod lang daw ito at gutom. Pinauwi rin sa bahay si Donito at doon ay tinanong ni Tita Rosaline kung ano ang nangyari rito at saan ito galing. Nung una ay hindi nagsasalita si Donito. Hanggang isang araw ay sinabi nito kung ano ang nangyari rito sa dalawang gabi na nawala ito. Ayon kay Donito ay may nakita itong magandang babae na may buntot ng isda na naglalangoy paikot sa kanyang bangka. Kulay ginto raw ang buntot ng babae at kumikinang pa. Sinabi raw ng babaeng ito na siya ang may kagagawan kung bakit marami palaging huling isda si Donito. Natakot siya pero hindi niya ipinakita sa sirena dahil baka kung ano ang gawin nito. Akala ni Donito ay yun na lamang ang pakay ng sirena sa kanya kaya nagulat siya nang magtapat ito ng pagkagusto sa kanya. Inaya pa ng sirena si Donito na kung gusto nito ng mas maraming isda ay sumama ito sa sirena. Pero ayaw ni Donito na sumama. Aalis na sana siya nang biglang kumanta ang sirena at natulala si Donito. At kahit tutol ang utak niya ay tumalon pa rin siya sa tubig at sumama nga sa sirena. Saan ka dinala ng sirena? Anong ginawa niya sa iyo? Nag-aala lang tanong ni Tita Rosaline kay Donito. Sa isang kuweba na sobrang layo. Ang gusto niya ay doon na lang ako tumira kasama siya. Ayaw niya akong paalisin dahil kapag sinubukan ko ay kumakanta siya at naghihipnotismo sa akin yun. Buti na lang at nakatakas ako. Umalis siya at sinamantala ko ang pagkakataon. Lumabas ako ng kuweba at tumakbo ng tumakbo hanggang sa napadpad ako pabalik dito sa atin. Pagkukwento ni Donito. Mabuti at hindi ka sinaktan. Salamat sa Diyos at ligtas kang nakabalik. Sobra akong nag-alala sa iyo dahil akala ko ay patay ka na. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tita Rosaline. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Magpapakasal pa tayo at magkakaroon ng maraming anak. Ang wika ni Donito.
Walang ibang pinagsabihan si Tita Rosaline sa nangyari kundi sina lolo at lola lamang. Ayaw nilang kumalat yon sa lugar nila at baka isipin na nasisiraan ng bait si Donito. Sinabi na lang nila na nahulog si Donito sa bangka at hindi na nito nakita kung nasaan ang bangka sa sobrang dilim. Napadpad ito sa isang lugar kaya hindi kaagad nakabalik. Natakot na si Donito na bumalik sa dagat papadudot nang dahil sa nangyaring yon. Kahit si Tita Rosaline ay ayaw na rin itong mangisda. Ngunit dahil nasa dagat ang kanilang ikinabubuhay at meron pa silang anak na kailangang buhayin ay napilitan si Donito na mangisda muli. Ngunit sa pagkakataon na yon ay kasama na niya si Tita Rosaline. Iniahabili na lamang nila ang kanilang anak kina Lola para merong magbabantay. Simula raon nang sumama si Tita Rosaline kay Donito ay hindi na nagpakita pa ang sirena. Ang problema nga lang ay halos wala nang mahuling isda si Donito. Minsan pa nga ay wala talaga kahit isa. Ang tanging naisip na mag-asawa na dahilan ay ang sirena. Pinaparusahan siguro sila nito dahil tinakasan ito ni Donito. Dahil sa pangyayaring yon ay mas lalong naghirap sina Tita Rosaline. Wala pang maitulong noon sina Lola kaya wala rin silang magawa. Isang gabi ay napanaginipan ni Tita Rosaline ang sirena. Nagbabanta ito na kukunin ito si Donito sa kahit na anong paraan. Ang sirena lang daw ang maaaring magmay-ari kay Donito. Galit na galit si Tita Rosaline papadudot. Mahal na mahal niya kasi si Donito at hindi siya makakapayag na may umagaw dito kahit pa hindi tao. Nang sumunod na gabi ay muling pumalaod si Tita Rosaline at Donito. Kagaya ng mga naunang gabi ay sobrang kaunti ang kanilang nahuling isda. Hindi na nakatiis si Tita Rosaline sa galit niya sa sirena. Tumayo siya sa gitna ng bangka at sumigaw. Wala akong pakialam kahit pahirapan mo kami. Hindi mo man kami bigyan ng isda ay mabubuhay pa rin kami. Parusahan mo man kami ay hinding-hindi mo makukuha si Donito sa akin. Akin lang siya. Naririnig mo ba ako? At hinding-hindi mo na siya ulit makukuha pa dahil magpapakasal na kaming dalawa? Malakas na sabi ni Tita Rosaline. Rosaline, tama na. Umupo ka na at aalis na tayo. Baka magalit sa iyo ang sirena at kung ano ang gawin sa atin. May takot na sabi ni Donito. Hindi Donito, hindi ako natatakot sa kanya. Dapat malaman ng sirenang yon ang lugar niya. Ang tao ay para sa tao at hindi para sa sirenang malansa. Malakas at matapang na sigaw pa ni Tita Rosaline. Tinutuon ni Tita Rosaline ang kanyang sinabi sa sirena papadudot. Nang magkaroon ng kasalang bayan ay nagpakasal silang dalawa. Nakakapagtaka na muling naging normal ang huli ni Donito ng isda sa dagat matapos nilang magpakasal ng aking tita. Hindi man kasing dami noon ay hindi naman sobrang kaunti. Sapat na ang nahuli niya para ipambuhay sa kanyang pamilya. Napansin din ni Donito na hindi na nagpapakita pa ang sirena sa kanya. Inakala nila na sumuko na ito nang malaman na magpapakasal na si Donito kay Tita Rosaline. Naging tahimik na ang buhay ng mag-asawa papadudot. Nawala na ang takot nila sa sirena na baka isang araw ay muli nitong ihipnotismo sa dagat si Donito at muling dalhin sa kuweba. Makalipas ang ilang taon ay nagbunga pa ng dalawang bata ang pagmamahalan ni na Tita Rosaline at Donito. Napuno ng kasiyahan ang maliit nilang kubo ng tatlong makukulit na bata. Napakasaya raw ni Tita Rosaline at saksi si Lola Maria doon. Kapag may oras ay nagpupunta si Lola sa bahay ng kanyang panganay na anak upang kumustahin ito. O kaya ay tinutulungan niya ito sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Nang tanungin ko kay Lola Maria kung hindi na talaga ginulo ng sirena sina Tita, ay hindi ang sagot niya. Ang sabi ni Lola ay parang nagpahinga lang ang sirena
at naghahanap lang na magandang pagkakataon upang makaganti. Yun pala ay nagtanim ng galit ang Serena kay Tita Rosalyn dahil ang tingin ng Serena ay eto ang malaking hadlang sa pagmamahal nito kay Donito. Isa pa ay hindi rin daw yata nagustuhan ng Serena ang pagsigaw ni Tita Rosalyn sa gitna ng dagat dahil lang dating noon sa Serena ay nagyayabang ito. Isang umaga ay nagulat si Lola Maria nang sumugod sa bahay niya si Tita Rosalyn. Takot na takot ito kaya kinabahan siya dahil sa itsura ng kanyang anak ay parang may hindi magandang nangyari. Ikinuwento ni Tita Rosalyn kay Lola na napanaginipan nito ulit ang Serena noong nakaraang gabi. Galit na galit daw ang Serena at ang sabi pa ay kukunin nito ang lahat ng meron si Tita Rosalyn. Wala raw ititira ang Serena. Sumumpa pa ito ng kamatayan sa aking tita. Kahit si Lola ay natakot sa sinabi ng kanyang anak. Nakita niya kasi na hindi nagsisinungalin si Tita Rosalyn. Pinayuhan ni Lola si Tita Rosalyn na huwag munang magpunta sa dagat sa kahit na sinong miyembro ng pamilya nito, lalong-lalo na si Donito. Sinunod yun ni Tita Rosalyn at sinabihan nito si Donito na huwag na munang magtungo sa dagat at maghanap na lamang ng ibang mapagkakakitaan sa kapatagan. Rosalyn, hindi ka na dapat matakot pa dahil tinigilan na tayo ng Serena. Baka may iba na yung nagustuhan kaya kumalma ka. Kung ano-ano siguro ang iniisip mo kaya ka nananaginip ng ganon. Kampanting sabi ni Donito. Hindi mo ko naiintindihan. Oo, sumumpa siya ng kamatayan. Galit pa rin siya lalo na sa akin Donito. Natatakot ako sa pwede niyang gawin. Kaya makinig ka sa akin. Huwag ka na munang pumalaot. Pigil ni Tita Rosalyn sa kanyang asawa. Kung sa iyo siya galit, ikaw ang hindi dapat magpunta sa dagat. Isa pa, magugutom ang anak natin kapag hindi ako ng isda. Tayo ang talo kapag nagpadala tayo sa tako sa serenang yon. Giit pa ni Donito. Hindi napigilan ni Tita Rosalyn sa Donito sa gusto nito. Sa kabila ng bahala niya sa kanyang asawa Papa Dudut ay nagpunta pa rin ito sa dagat para mangisda. Upang kahit papaano ay makampante si Tita ay nagsuot ng life vest si Donito at naglagay din ito ng bulak sa tenga para kung sakali na magpakita ang Serena at umawit para kontrolin siya ay hindi na yon maririnig pa. Sa buong isang linggo na nagpunta sa dagat si Donito para mangisda ay walang masamang nangyari dito. Hindi rin nagpakita ang Serena o kahit magparamdam. Tuwang-tuwa pa nga si Donito dahil sa padami ng padami ang huli nito ng isda sa bawat araw na lumilipas. Umabot pa raw ng mahigit isang buwan na palaging madami ang huling isda ni Donito at ligtas pa rin ito. Pero palaging sinasabi ni Tita Rosalyn kay Lola Maria na kinakabahan pa rin siya. May mga gabi raw na napapanaginipan niya ang Serena at palaging itong sumusumpa ng kamatayan sa kanya. Galit na galit ito at sinasabi na lang ni Lola na huwag nang mag-isip si Tita Rosalyn ng kung ano-ano. Magdasal na lamang daw sila palagi para sa kaligtasan ng bawat isa. Hanggang isang gabi ay hindi na napanaginipan ni Tita Rosalyn ang Serena. Nang nakita niya na wala namang nangyaring masama sa asawa niya, ay medyo nakampante na siya ng paunti-unti. Iniisip niya na likha nga lang siguro ng palagi niyang pag-iisip, kaya napapanaginipan niya ang Serena. Pero nang magdasal siya palagi ay nawala na yon sa kanyang panaginip. Isa pa ay nakatulong ng husto, ang magandang huli ni Donito, para mapalitan ng positibong bagay ang mga negatibong bagay na nasa utak niya. Dahil sa gabi-gabing maganda ang huli ni Donito, ay malaki rin ang kinikita nila sa pagbebenta ng isda. Nakakaipon na sila at nakapagpondar pa ng isang bangkang dimotor na kanilang pinaparentahan. Gumanda rin ang kita niya sa pagdadaing. Hindi na sila kapos at naibibigay na nila ang pangangailangan ng kanilang tatlong anak. Ngunit ang lahat pala ng yon ay parang paghahanda lamang sa isang napakalaking trahedya na nakatakdang mangyari. Para bang pinatikim muna sila ng ginhawa bago ang hirap.
Tuwing umaga ay inihahabili ni Tita Rosalyn ang tatlo niyang anak upang magbilad ng mga isda na idadaing. Pagkatapos ay sasamahan siya ni Donito sa palengke upang ipagbenta ang mga huling isda. Bago magtanghalian ay saka umaalis ng palengke ang mag-asawa para kunin ang mga anak nito kay Lola Maria. Nang panahon na yon ay 7 taon na ang lalaking panganay na anak ni Tita Rosalyn. 4 ang pangalawa na lalaki din at ang bunso ay babae na 2 taong gulang. Medyo nahihirapan si Lola Maria sa pagbabantay ng kanyang mga apo dahil meron din siyang mga kailangan na gawin. Kaya ang madalas na nangyayari ay sinasabihan niya ang panganay na anak ni Tita na bantayan ng 2 kapatid kapag may kailangan siyang gawin. Isang umaga ay sandaling umalis ng bahay si Lola Maria. Naiwan ang 3 sa bahay nila. Wala si Lolo kapag ganong oras dahil may trabaho ito sa bundok. Sandali lang daw na nawala si Lola at pagbalik niya ay wala na ang panganay na anak ni Tita Rosalyn. Nang tanongin niya ang 2 nakababata ay itinuro lang ng 2 ang pintuan kaya naisip niya na lumabas ang bata noong wala siya. Noong una ay hindi pa kinakabahan si Lola Maria dahil inisip niya na baka may binili lamang sa tindahan. Hindi niya rin kasi kayang lumabas ulit para hanapin ito at baka makalabas yung 2 bata. Nagsimula na siyang kabahan nang malapit nang dumating si Tita Rosalyn pero hindi pa rin bumabalik yung apo niya na lumabas ng bahay. Kaya nang dumating sina Tita ay agad niyang sinabi sa mag-asawa na nawawala ang isa sa anak ng mga ito. Nay, bakit hindi po ninyo binantayan ng maigi? Nag-aala lang sambit ni Tita Rosalyn. Sandali lamang ako nawala tapos pagbalik ko ay wala na siya. Sinabihan ko siya na huwag aalis at bantayan ang 2 niyang kapatid. Naiiyak na sabi pa ni Lola Maria. Kahit na nay, mga bata pa sila at hindi dapat iniiwanan. Diyos ko, hindi pa marunong makinig mga ngayon. Huwag naman sana mangyari ang iniisip ko, hindi mapakali na sabi ni Tita Rosalyn. Rosalyn, tama na. Huwag mo nang sisihin si nanay. Hindi niya gusto na mawala ang anak natin. Ang mabuti pa ay bantayan mo muna ang 2 nating anak habang ako ay hahanapin ko yung isa, ang sabi pa ni Donito. Ayaw pa sanang pumayag ni Tita Rosalyn dahil nais nitong tumulong sa paghahanap sa anak nito. Pero sinabi ni Donito na kaya na nitong gawin yon. Nangako pa ito na sa pag-uwi nito ay kasama na niya ang kanilang anak. Agad na kumilo si Donito. Hinanap niya ang kanyang panganay na anak at nagtanong-tanong siya sa mga tao na nakita niya. Wala siyang pinalampas hanggang sa may makita siya na mga batang basang-basa at mukhang galing sa dagat upang maligo. Tinanong niya ang mga ito dahil namukhaan niya yon ang kalaro ng anak niya. Sinabi ng mga ito na inaya ng mga ito ang anak ni Donito sa dagat. Nagpaiwan daw ang anak ni Donito sa dagat nang magkayayaan na umuwi na. Pumunta si Donito sa dagat pero bigo siyang makita ang anak niya. May ilang tao na naroon na napagtanungan niya pero wala raw napansin ng mga ito na batang lalaki. Umuwi siya sa bahay sa pag-asang naroon ito pero wala rin sa bahay nila ang kanilang anak. Inabot na ng 1 araw na nawawala ang panganay na anak ni Tita Rosalyn. Iyak nang iyak si Tita at ayon kay Lola Maria habang si Lola ay hindi mapigilan na sisihin ang sarili sa nangyari. Nasa pangangalaga niya kasi yung bata nang mawala kaya para sa kanya ay malaking kapabayaan ang kanyang nagawa. Hanggang sa 2 araw ay doon na nila nakita ang nawawalang bata. May natatarantang kumatok sa bahay ni na Tita Rosalyn at sinabi na nakita na ang anak nito sa may dalampasigan. Mabilis na kinabahan na pinuntahan ni Tita Rosalyn ang kinakaroonan ng kanyang anak. Umaasa siya na ligtas ito at buhay. Ngunit nang makita pa lamang niya ang kumpulan ng tao sa dalampasigan ay pinanghinaan na kaagad siya. Kahit parang hindi na niya kayang maglakad ay pinuntahan niya pa rin ang kumpol ng mga tao at malakas siyang umiyak
nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang panganay. Maputlang-maputla na ang buong katawan nito. Meron itong mahabang marka sa leeg at braso na parang galamay ng dikya. Umiiyak na niyakap ni Tita Rosalyn ang kanyang anak. Ayon sa mga sabi-sabi, nadikya ang bata at nalunod. Medyo malakas ang alon ng araw na nawala ito, kaya baka tinangay ito sa malalim kaya hindi kaagad nakita. Pero para kay Tita Rosalyn ay hindi ganon ang nangyari. Sinabi ni Tita Rosalyn kay Lola na ang Serena ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang anak. Kahit si Lola ay gustong maniwala na ganon ang talagang nangyari, pero iniisip niya na talagang aksidente ang nangyari. Siguro ay naghahanap ng masisisi si Tita Rosalyn sa pagkamatay ng isa sa mga anak nito. Pagkatapos ng libing ng bata ay nagulat ang lahat nang biglang tumakbo si Tita Rosalyn sa dagat. Pinagsusuntok nito ang buhangin at tubig habang sumisigaw. Hinahamon nito na magpakita ang Serena upang magtuo silang dalawa. Iniisip ng marami na nababaliw na si Tita dahil sa ginawa niyang yon. Marami rin ang nakisimpatya at naunawaan kung bakit ganon ang ginawa ni Tita. Nawalan nga naman ito ng anak nang dahil sa dagat. Walang may kasalanan, kaya ang kalikasan o ang Serena na marahil ay hindi totoo ang sinisisi nito. Ilang araw na tulala si Tita Rosalyn kahit may mga sariling anak na dapat na asikasuhin, ay mas pinili ni Lola na bantayan ang anak na nagluluksa. Palagi siyang nasa tabi nito sa takot na baka kung ano ang gawin nito na hindi maganda. Sa nakita niya kay Tita ay talagang nalugmok ito ng kalungkutan. Minsan ay bumulong pa raw ito na papatayin ang Serena. Kukunin daw nito ang buntot ng Serena at isasabit sa labas ng kanilang bahay. Natakot si Lola Maria sa mga sinabi ni Tita Rosalyn, kaya sinabi niya kay Donito na bantayan ng maigi ang asawa. Napanaginipang kulit ng Serena kagabi. Nay, tuwang-tuwang walang hiya dahil nakuha na niya ang isa sa mga anak ko. Ang sabi niya ay meron pang susunod. Hayop siya. Ang kapal na mukha niyang manggulo. Gayong siya itong pumasok sa buhay namin ni Donito. Matalim ang mata na sabi ni Tita Rosalyn kay Lola Maria. Rosalyn, hindi Serena ang pumatay sa anak mo. Nalunod siya at aksidente ang nangyari. Tama na ang paninisi mo sa isang nilalang na hindi totoo. Mayawang wika ni Lola. Serena ang pumatay sa anak ko. Sa dagat siya namatay. Saan ba nakatira ang Serena? Hindi ba't sa dagat? Saka hanggang ngayon pala ay hindi ka pa rin naniniwala sa Serena. Si Donito na ang nagsabi. Serena ang may kagagawan kung bakit siya nawala noon. Pasigaw na tura ni Tita Rosalyn. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Basta kumalma ka lang anak. Nakikiusap ako sa'yo na huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Umiiyak na sabi ni Lola Maria. Sa kabila ng hindi masyadong paniniwala ni Lola tungkol sa Serena, ay patuloy pa rin siyang nagbabantay kay Tita Rosalyn hanggang sa unti-unti na itong bumalik sa dati. Kinausap niya ito at sinabi ni Tita sa kanya na hindi ito pwedeng magpatalo sa sobrang lungkot dahil meron pa itong dalawang anak na kailangan ng pagmamahal at atensyon. May asawa pa siya at kailangan niyang protektahan laban sa Serena ang mga ito. Ngunit hindi pa tuluyang nakakabangon mula sa pagkamatay ng kanyang anak, si Tita Rosalyn ay isang malagim na trahedya ang muling nangyari. Isang umaga ay nag-igib ng tubig si Tita Rosalyn para paliguan ang bunso niyang anak sa kanilang maliit na paliguran. Sandali niya itong iniwanan doon para makumuha ng tuwalya. Sandali lang na nawala si Tita, pero nagbalik ito sa banyo ay pabaliktad na nakalublob sa timba ang kanyang anak. Nasa ilalim ng timbang may tubig ang ulo ng bata at ang mga paa ay nasa ibabaw. Baka raw naglalaro ito ng tubig sa timba at biglang napasubsob. Isinugod sa ospital ang bata pero hindi na ito nakaabot pa ng buhay, Papa Dudut. Kahit ako ay naiyak sa parting yon ng kwento ni Lola Maria, hindi ko kayang isipin kung gaano kasakit para sa isang ina ang mamatayan ng anak nang halos magkasunod.
Maluha-luha rin si Lola at medyo huminto pa siya sa pagkwento. Sa pagkapatuloy ng kwento niya tungkol kay Tita Rosaline, ay nalaman ko na ang serena pa rin ang sinisi ni Tita sa nangyari sa kanyang bunso. May kinalaman daw yung napapanaginipan niya yung serena. Isa pa ay sa tubig din namatay ang bunso niya kaya talagang pilit niya yung kinokonekta sa serena. Sa libing ng bunsong anak ni Tita Rosaline ay nagwala si Tita. Panay ang sigaw niya tungkol sa serena. Kahit nga si Donito ay hindi maawat ang sariling asawa. Tumigil lamang si Tita nang manghina ito at nawala ng malay. Simula raw ng araw na yon ay parang nawala na sa sarili si Tita Rosaline. Galit na galit daw ito kay Donito sa tuwing nagpupunta ito sa dagat upang mangisda. Hindi na raw dapat nagpupunta roon ang asawa nito at baka kunin ang serena. Upang mas mabantayan ni Lola Maria ang kanyang anak na dumaraan sa madilim na bahagi ng buhay, ay pansamantala muna siyang tumira sa bahay ng mga ito. Ayaw niyang mapag-iisa si Tita Rosaline. Palagi itong nagsasalita ng mag-isa na parang merong kaaway palagi na hindi nila nakikita. May gabi na bigla na lang sisigaw si Tita Rosaline, magigising si Lola Maria. At kapag tinanong niya kung bakit ito sumigaw ay palagi nitong sinasagot na nagpakita sa panaginip nito ang serena. Rosaline, hindi totoo ang serena. Ano ka ba namang bata ka? Tingnan mo na ang nangyayari sa'yo. Tama na ang pag-iisip mo sa serena dahil katang-isip lang sila, ang sabi ni Lola Maria. Dalawang anak ko na ang pinatay niya, tapos sasabihin ninyong hindi totoo? Nay, natatakot ako, baka pati ang pangalawa ko ay kunin niya. Nanginginig sa takot na wika ni Tita Rosaline. Sa mga ipinakita ni Tita Rosaline na pagkilos ay mas lalong binantayan ito ni Lola Maria. Talagang hindi raw niya inalis ang mga mata sa anak niyang yon at baka kapag nalingat siya ay kung ano ang gawin. Habang mahimbing ang tulog ni Lola Maria ay bigla siyang naalimpungatan. Kinabahan siya nang hindi niya nakita si Tita Rosaline sa tabi niya, kaya agad siyang bumangon. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya si Tita na naglalakad papunta sa direksyon kung saan ay naroon ang dagat. Sinundan niya ito at sinabihan na bumalik na sa bahay pero ayaw nito. Yung pala ay napapanaginipan ulit nito ang serena at ang sabi ay maghanda dahil may kukunin ulit ito. Umiiyak si Tita Rosaline dahil naniniwala ito sa panaginip niyang yon. Hindi nagawang pigilan ni Lola si Tita. Lumuhod sa may dalampasigan si Tita Rosaline habang nakaharap sa dagat. Umiiyak itong nagsalita na parang awa mo na. Tama na. Hindi ka pa ba masaya na dalawa sa anak ko ang kinuha mo? Ako na lang. Ako na lang ang kunin mo. Huwag ang anak at ang asawa ko. Sila na lang ang meron ako. Ano bang gusto mong gawin ko para tumigil ka na? Malakas na sabi ni Tita Rosaline. Buti na lang at dumating si Donito, ito ang nagpakumbinse kay Tita na bumalik na sa bahay. Labis na ang pagkabahala ni Lola Maria sa nangyayari sa kanyang anak. Gusto na niyang humingi ng tulong sa mga doktor at baka nagkaroon na ng problema sa katinuan si Tita Rosaline. Pero nahihiya siya sa mga sasabihin ng mga kalugar nila. Baka katakutan ng mga ito si Tita Rosaline at ipinagdasal na lamang niya na malampasan ni Tita ang sobrang kalungkutan at magiging normal na itong muli pagdating ng panahon. Sa paniniwala ni Tita Rosaline na kukunin ng serena ang natitira at nag-iisa niyang anak ay palagi raw niya itong yakap, Papa Dudut. Mula sa pagkain, pagligo at pagtulog ay hindi nito hinihiwalayan ang anak. Kahit naroon daw si Lola ay parang hindi pa rin tiwala si Tita Rosaline. Palagi nitong sinasabi na hinding-hindi makukuha ng serena ang anak nito na nag-iisa na. Ngunit masyadong natutok ang atensyon ni Tita sa kanyang anak kaya hindi na nito nabigyan ng atensyon si Donito. Isang gabi sa panghuhuli nito ng isda ay isang aksidente ang nangyari. Tumaob ang bangka nito at pumailalim si Donito sa bangka. Hindi ito nakaahon ng dahil doon kaya nalunod dito at namatay. Ayon sa mga nakasaksi ay may nakita silang malaking buntot ng isda na humampa sa bangka kaya iyon tumaob.
Sakto lang daw ang alon ng gabing yon at hindi sapat ang lakas ng alon para magpataob ng bangka. Hindi pa man nakakabangon sa pagkawala ng kanyang dalawang anak ay sumunod naman ang asawa ni Tita Rosalyn. Halos mabaliw na raw si Tita ayon kay Lola Maria. Palagi itong umiiyak ng malakas. Tatakbo ito sa dagat at doon ay sisigaw. Gusto nito na magpakita sa kanyang Serena, pero kahit anong sigaw at pagwawalan ni Tita Rosalyn ay walang Serena ang umaahon mula sa dagat para humarap dito. Hindi ka na naawa. Pati asawa ko ay kinuha mo na rin. Bakit hindi na lang ako? Total eh, galit ka sa akin, hindi ba? Sigaw ni Tita Rosalyn habang nakaharap sa dagat ng umagang yon. Lalapitan na sana ni Lola Maria ang anak nang marinig niya sa likuran ang pag-uusap ng dalawang babae. Ang sabi ng isa ay nakakaawa raw si Tita Rosalyn dahil nabaliw na. Pati daw Serena ay na hindi naman totoo ay sinisisi sa pagkamatay ng anak at asawa nito. Inarap ni Lola ang dalawang babae at galit niyang sinabi na hindi baliw ang kanyang anak. Wala daw may tutulong na pinag-uusapan ang mga ito si Tita Rosalyn sa pinagdadaanan nito ngayon. Nilapitan ni Lola si Tita at hinila papunta sa loob ng bahay at doon ay kinausap niya ito at sinabi na pinag-uusapan na ito ng mga tao na nababaliw na ito. Tumigil ka na sa Serena na yan, Rosalyn. Hindi ka ba nahihiya? Iniisip nilang baliw ka na, singhal ni Lola. Wala akong pakialam sa kanila, Nay. Ang gusto ko ay magkaharap kami ng Serena na yon para sabihin sa kanya na tama na. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag yung nag-iisa kong anak ay kukunin pa niya, ang pag-iiyak na sabi ni Tita Rosalyn. Aksidente ang lahat. Walang Serena, ang wika ni Lola Maria. Talagang hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Sakalang siguro kayo maniniwala kapag pati ako ay nawala na, ang sabi ni Tita Rosalyn. Awang-awa na si Lola Maria kay Tita Rosalyn, Papa Dudut. Hindi niya kasi alam kung anong klaseng tulong pa ang kailangan nito. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong lumala ang lagay ni Tita Rosalyn. Palagi itong nasa dagat, binabato ang tubig at tumatawa na parabang sa ganong paraan ay nagagawa nitong saktan ng Serena. Mas lumakas ang bulungan na baliw na si Tita. Nung una ay pinapatulan ni Lola ang mga nagsasabing baliw ang kanyang anak. Pero sa pagtagal ay napagod na siya. Kunwari ay wala na lamang siyang naririnig. Pasok sa isang tenga at lagpas sa kabila ang kanyang ginawa. Dumating na sila sa puntong hindi na talaga nila makontrol si Tita Rosalyn. Kapag kasi lumalabas ito ay tinutokso ng mga bata at kapag nagalit si Tita ay biglang mambabato o mananakit. Minsan ay nagpapakalunod din daw ito sa dagat. Mabuti na lang at may mga kalugar sila na may mabuting puso at sinasagip si Tita. At upang hindi na mangyari ang mga ganong bagay ay napilitan na si Lola Maria na lagyan ng kadena ang isang paa ni Tita Rosalyn. Masakit para kay Lola na gawin yon sa sarili niyang anak. Ngunit hindi rin niya kayang hayaan na masaktan ito ng mga tao sa labas. Siyempre iniiwasan din niya na makapanakit ito ng iba. Ilang araw din na nakakadena si Tita Rosalyn. Nandun pa rin yung iiyak ito kasi napanaginipan ito ang Serena. Hindi pa raw tapos ang Serena sa pagganti nito dahil meron pa siyang isang anak. Kukunin din daw ng Serena ang natitirang anak ni Tita Rosalyn. Takot na takot si Tita. Umiiyak itong nakiusap sa lola ko. Napakawalan dahil gusto nitong protektahan ang anak laban sa Serena. Pero sinabi ni Lola na hindi ito makakawala mula sa kadena hanggang hindi ito bumabalik sa dati. Pagkatapos yung sabihin ni Lola ay pinilit ni Tita Rosalyn na maging normal muli. Hanggang isang araw ay kinausap niya si Lola at sinabi na okay na siya. Nangako ito na hindi na ito magwawala at magpupunta sa dagat. Nakiusap ito kay Lola na napakawala na dahil miss na niyang alagaan ang kanyang natitirang anak. Nakumbinsi si Lola ni Tita kaya naman inalis na nito ang kadena sa kanyang mga paa. Nung una ay nakita naman ni Lola na bumalik na sa dati si Tita. Bagaman at malungkot pa rin ito ay hindi na ito kagaya noon na lumalabas at nananakit ng mga taong nakikita niya. Naging ina na ulit ito sa anak nito.
Isang gabi bago sila matulog ay muling nabanggit ni Tita Rosalyn ang sirena. Nay, magkakasunod na gabi nang nagpapakita yung sirena sa panaginip ko. Ang sabi niya ay malapit na makumpleto ang kanyang sumpa. Maganda raw ako dahil mawawala rin sa akin ang natitira kong anak. Walang emosyon na sabi ni Tita Rosalyn. Sa takot na baka magwala o magalit si Tita ay nagkunwari si Lola na naniniwala siya rito. Hayaan mo at dalawa tayo na lalaban sa sirena. Saka si tatay mo at ang mga kapatid mo, hindi niya tayo kaya, ang sabi ni Lola Maria. Hindi natin siya kaya. Kahit magtulong-tulong ang lahat ng tao sa lugar natin ay wala pa rin laban kumpara sa kanya. Malakas ang sirena, nay. Namimilog ang mata na wika ni Tita. Anak, mas malakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Mas malakas pa rin tayo sa sirena na yon, giit pa ni Lola. Nagkakamali ka, nay. Palagi akong nagdarasal pero nakukuha pa rin ng sirena ang mga anak at asawa ko. Pero kung inakala niya na makukuha niya ang nag-iisang anak na meron ako, ay nagkakamali siya. Unahan ko siya, nay. Hindi niya makukumpleto ang sumpa. Ipinapangako ko. Seryosong sambit ni Tita Rosalyn. Ang akala raw ni Lola Maria, sa uunahan ni Tita Rosalyn ang sirena ay uunahan itong patayin ang sirena. Kaya hindi niya yon gaanong binigyan ng pansin. Naisipan niya na nagbabalak ulit ang anak niya na magpunta sa dagat para hamunin ang sirena kaya binalak nito. Napagsikat ng araw ay ibabalik niya ang kadena nito sa paa. Kampanteng natulog si Lola Maria ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi niya raw alam na yun na pala ang huling gabi na makikita niyang buhay si Tita Rosalyn at ang natitirang apo nito. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Lola sa malakas na katok ng pinto. Pagbukas niya ay ang kapitan ng lugar nila ang humarap sa kanya at isang masakit na balita ang sinabi nito. Ang sabi niya ay natagpuan sa dalampasigan si Tita Rosalyn at ang anak nito. Nakatali sa katawan ni Tita ang anak nito. Wala nang buhay ang dalawa at ang hinala ay nagpamatay si Tita Rosalyn kasama ang anak nito. Hindi kinaya ni Lola ang narinig kaya nawalan siya ng malay. Nang magising siya ay agad niyang pinuntahan sa ospital ang anak niya at apo pero totoo na wala na ang dalawa. Doon na niya na-realize yung sinabi ni Tita Rosalyn na uunahan nito, yung sirena. Uunahan pala nito ang sirena sa pagpatay sa anak niya at sa kanyang sarili. Inisip siguro ni Tita Rosalyn na mas mabuti pang mamatay silang dalawa ng anak niya sa ganoong paraan kesa mamatay sa kamay ng sirena. Sobrang bigat ng dibdib ko matapos kong marinig ang kwentong yon ni Lola tungkol kay Tita Rosalyn. Luhaan si Lola nang matapos niyang ikwento sa akin yon. Hindi raw nila yon pinag-uusapan dahil sobrang sakit ng trahedyang yon at gusto na nilang kalimutan pero dahil sa nag-usisa ako ay naisipan niya na dapat ay malaman ko yon para kahit papaano ay may makaalam ng kwento ng aking Tita Rosalyn. Pero Lola, yung sirena, totoo po ba siya? Siya ba talaga ang pumatay sa pamilya ni Tita? Curious kong tanong. Ang totoo ay hindi ko alam kung totoo ang sirena na palaging binabanggit noon ni Rosalyn. May nakapagsabi kasi sa akin na baka dala ng depression kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ni Rosalyn hanggang sa hindi na niya kaya at kinitil na niya ang buhay nilang mag-ina. Lumuluhang tugon ni Lola Maria. Hindi na ako nag-usisa pa ng sobra kay Lola dahil nakita ko na nahihirapan na siyang balikan ang parteng yon ng nakaraan. Sobrang sakit nga naman nun. Ako nga na bata pa, nang time na narinig ko ang kwentong yon ay wala sa mismong pangyayari ay sobrang naapektuhan at naiyak. Ano pa kaya si Lola Maria na naroon nang mangyari ang lahat? Pero kung ako ang tatanungin kung totoo ba ang sirena, ang sagot ko siguro ay oo, siguro hindi. Masyado kasing malawak ang karagatan natin kaya mahirap magsalita ng tapos. At kakaunting bahagi pa lamang nito ang natutuklas ng tao. Hindi natin alam kung ano o sino pa ang nasa kailaliman ng ating karagatan.
Ngunit kung aalisin ko ang sirena sa kwento ni Lola Maria tungkol kay Tita Rosalie, naiisipin ko na depression ang nagtula kay Tita ng magpatiwakal kasama ang kanyang anak. Hindi kasi talaga madali ang napagdaanan niya, pero ganun pa man ay hindi pa rin sagot sa problema ang pagbawi ng ating sariling buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking pagkukwento, Papa Dudut. Salamat dahil isang sulat ko sa mga napili ninyo. Pagpalain ka po at ang iyong pamilya ng ating Panginoong Diyos. Lubos na gumagalang, JR. Sadyang napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay pa ang hindi natin alam, kagaya na lamang ng mga nilalang, na hindi natin sigurado kung totoo o likha lamang ng ating malikot na imahinasyon. Ngunit kahit na hindi tayo sigurado sa mga ganitong nilalang, ay nararapat na tayo po ay mag-ingat. Tunay na masakit ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na para sa isang ina na kagaya ni Rosalyn. Masusubukan sa mga ganitong pagkakataon ng ating pag-iisip at katinuan. May mga tao na malakas pagdating sa ganitong pangyayari, ngunit may kagaya rin po ni Rosalyn na mahina. Kaya maging mapagmatyag tayo sa mga tao sa ating paligid, lalo na sa malalapit sa atin. Meron kasing ibang tao na ang kailangan ay isang tao na makikinig sa kanila at sa kanilang pinagdadaanan. Hindi mo alam na sa iyong pakikinig sa problema ng iba ay meron ka palang buhay na maililigtas. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.